Afternoon. So we have a job today. This is a gigabyte 2GB. So itsura madumi. Then I already check. This is a missing parts. 25 pieces parts missing with others. 25 yung missing, din yung basal. Masyado siyang marami. So 25 pataas. Ayan. 25, 26, 27, 28, 29. So, marami siya. Ito, may corroded pa dito. Sobrang marami yung missing parts. Ayan siya. So, hindi ko sure kung mapapagana pa natin ito pag pinalitan. But, this is a time consuming. So, we have a donor, but time consuming. It's come to replace. Okay. Dami niyang missing talaga. Medyo mahirapan ta. Mahirapan ako dito. So, dito missing din. Sobrang dami niya. So, may donor naman tayo. Kung anuhin natin sa dami niya eh. Sobrang dami talaga. So, nakakatamad ditong gawin pero so, mag-additional lang tayo ng extra charge kasi this is a migration for 30 pieces plus. Ayan, so missing yan. With, ano, lining to kasi ano na siya eh. Ayan. Of course, no display yan kasi yung ating BIOS chip missing yung resistor dito. This is from BIOS. So, we need to replace that. So, we have a donor, but okay, this is not a good donor. I already used this donor board. Okay, so this is heated. Oh, so we need to check the GPU chip if heated or not. So we need to try before we proceed. So wala naman tayong na-damage sa main power rail. So linisin lang natin. Kasi matami siya. So wala naman ako nakikita ng damage sa main power rail. This is likod lang yan ng VRAM. Check natin kung mag-iinit ang ano. If GPU chip is heated or not. Okay? Before we proceed to the next level. Of course, no display yan. Kahit lagyan natin ito. No display talaga yan. Kasi ano siya eh. Tawag dito. No display yan. Mga ganyan. So, let's power on. So, para makita ko mag-iinit yung chip. Okay? Chip is warm. So, check natin sa, ano, tawag dito, thermal cam. Yan, kita nyo. So, chip is warm. So, patayin na natin. Okay, baka ma-damage pa. Matik, nag-freeze ang ano nito. Okay. So, umiinit naman ang chip. So, may possibilities na ma-repair natin ito. So, just fix this GPU. Kunin natin sa tiyaga. Yan. 30 pieces missing parts. So, we try. So, need natin ang ibang donor. Wala na. Nakuna na yan. Okay lang kayo. Ano ba yan? Ano to? Feeding donor?
Magagawin pa? Kuha ka lang isa. Nag-reply yata siya, oh. Paano daw gagawin? So, start ko na mag-resolder. Start tayo dito sa baba. Medyo marami-rami ito. Mag-line pa. Pero kailangan gawin para makaproceed. So, ito wala tong linya. Putol din. Wala talaga yung camera. Wala tayong microscope. Dito na ingatan ng ating customer kaya naruskas yung ano. Nakaskas yung kanya mga connection, din yung parts. Ayan. So itatapon na daw sana to eh. So ngayon nakilala tayo, nakita tayo na gumagawa nito. So ayan, so nabukan niya ipagawa sa atin. So, try natin siyang gawin. Meron yung ano kanina yung sa akin. Kunin mo na lang yan. Kailangan natin mag-proceed kasi mapipinding ano no. Yung gigabyte. Ano ba ito? Pwede naman yan kahit ano. Capacitor. Kuha na lang tayo dito. Okay lang naman to kahit saan ka kumuha. Na-try ko na ito before. Gagana yan, gagana. Try ko na yan. Nasaan ang ating isang tweezer. Okay, over there.
Hindi yan. Hindi yan pwede. Oh, garbage display. Ah, pwede yan. Garbage display, i-revolve natin. Wala pa kasing time eh. For revolving. Wala. Okay. Wala, napangit na to. Hindi pa tayo sa kabila. Ito tayo. Mas bago-bago ang ano, PCB. Kunin natin to. Ay, naku, ang isa. Ha? Mga hindi yan kinu hindi yan kinukuha, hindi ko alam maanay ko pa muna. Hindi ko pa yung nare-review. Ay, daga na yung ano. Linyahan muna natin to. Hirap lang rin yan ito. Kasi masyado siyang maliit. Siya, hirap rin yan. Ay, naku. Kumapit. Wala na tas ang ano. Son. Wala ang ano.
Hirap lang siya lagyan malinggit. Ah, sana nawala pa. Wala pa yung ano. Wala yung ating Hawaii. Nawala ang do. Ayun pala. Sana. Wala na naman yung tweezer ko. Smallest part. Smallest part. Mahirap ihinang. Okay. Good. Okay, fix. So, need to proceed. Ito yung lalagyan ng connections. So, kailangan pagtiyagaan. Sa donor namin ng pang pyesa kasi sobrang dami missing pyesa na to kasi sabi mo galing sa repair pinagpisahan na din palitan lang namin yan dahil continuous yung gawa hindi kami pwede yung punto kasi wala pang information dito sa Tehron. Thank you.
Hirap lang siya. Sige, kailangan i-rewire. Wala sila sa usapan nila. Basta yung hindi tayo papasok dun sa against the ano natin. Baka ganun ang nangyari dun sa ginawa dun sa kabila. Baka ganun ang nangyari. Baka ganun din ang ginawa niya. Oo. Hindi yun, pwede. Wala, wala, pero kung ano, siya ang mag-ano. Pero, pangit yung gagawin niya na yun. Sama yun. Kasi, repairable nga eh. Pero pangat yung gagawin niya. Pang hindi, yung not repairable. Patungan niya, pangat yun. Hindi tayo nagaganon eh. Parang... Diba? Bagay, pero... Oh, pero hindi pwedeng gamitin pangalan natin na sabihin naningil tayo. Bagay, wala kasi tayong magagawa dun eh. Hindi natin kausap yung customer eh. Siya kasi ang customer natin eh. Hindi naman natin kilala yung may-ari. Lang ang ano natin dun. Hindi na wala tayong magagawa kasi hindi natin kilala yung may-ari.
So, mahirap lang. Mahirap lang yung process. Ayan. So, connected. Ako lang siyang lagyan ng ano. Linis. Lagyan natin ng sana'y mabuhay, kasi pag hindi nabuhay, malungkot na naman. Kaya natin ang pampatigas na no? Para hindi matanggal, wa kasi matanggal pa eh. Lagyan lang natin na yung may wire kong ginawa para hindi siya umalog. Tayo ng BIOS. So, dito sa BIOS tayo. Yung nawawala dito ay resistor. So, tatlo.
resistor. Tingnan muna natin itong nasa taas.
Okay. So, testerin natin to. So, hindi ko... May nahalit siya. So, tingnan lang natin kung saan papunta. So, para sure. Saan ito papunta? Hindi, walang ganun. Diagnosis P lang. So, hindi na repair, diagnosis P. Walang ibang babayaran sa atin kundi yun lang. Kung kukunin, yun ang babayaran. Kung hindi kukunin, walang babayaran. Hindi ko makuha ang ano nito. Ang BIOS. Check natin. Saan nakakonek ang BIOS nun? Ah, doon. May butas. Okay. Anong donate? Sige sabi. Sinong donate? Sino nagsasalita? Siya nagsasabi dyan. Okay. Okay. So, ayan. Medyo naguguluhan tayo sa may-ari ng magpapa-repair. Kasi, tawag dito. Saan na tayo? BIOS. So, ang connection na ito ay nandito. Dapat pala na... Hindi. Iba yun. Iba yung... Sabagay, pwede na. Gano'n na lang. Okay. Sa 30 pesos ito eh. Ay, ano na lang, mag-add ka na lang sa migration. Ah, may add talaga? Additional talaga? Hindi pwede, hindi. Walang libre. Hindi, 300. 500 ang migration. 35 pieces ito eh. Pwede na kasi ito i-declare na repairable na eh. Wasting time na kasi ito eh. Pag mga ganito. So masyadong ubos oras na ito eh.
Dahil pa naman nakapila. So, pag ganito, declare at ano na to eh. Hindi na to economically. Hindi na economics. Wala din doon kasiguruhan kung gagana o hindi kasi natas pa pakahirap sa ano, masyadong matagal na oras. Sus, missing pa dito. So, sobrang dami ng ano nito. Sakit na sa ulo. May nawawala dito. Isa. So connection lumiban doon. Halos na damage na ang ano nito eh. Pati nga lines, damage yun. Ito pa oh. Dami ng ano na ito. Ito po pala, may lines pa dito, isa. Kukuha pa dito. Nagliling, nagwa-wiring pa rin ito eh. Kasi nga nagasgas yung ano. Kaya ito ay may charge. Nagre-rewire din tayo. Pinakamahirap na bahagi. Nagre-rewiring.
Linyahan. Linyahang malulupit. Bago ito matapos. Kaya naman. So, pass break muna natin. Pass break. So, this is a 49 minutes. So, ikakat muna natin yung ibang ano. Para maubos yung oras. Haba eh. Masyado matagal. Okay. Pass break muna natin. Pass break. Yan. So, ikakount na natin. So, tapos ko na siya. Binas break na natin. So, sobrang dami ng pyesa. So, ipakita ko lang sa inyo kung gano'n siya karami. So, maubos yung ating oras. Ayan. So, i-count natin yung ating nire-refer. So, capacitor muna. Bilang tayo. 1, 2. With line siya gaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lahat ng may flux. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, ikot tayo sa kabila. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Ikot ulit tayo. 23, 24, 25, 26. So, yan. 26, din ikot pa tayo sa taas. 26, 27. 27 capacitor. So, lista ko lang. So, 25 pieces capacitor. Imagine. Declared na yan eh. 27 pieces capacitor. Kay Northridge Peak, declared as not repairable na yan eh. Not economically na kasi yan. So, ngayon, i-charge natin siya dun sa customer. Ating customer. So, resistor naman tayo, guys. Count tayo ng resistor. Alam ko dito lang ang resistor nito. 1, 2, 3, 4. So, 4 resistor. Ayan. Resistor. So, line. Yun, ano naman? Rewire. Yung bilangin natin ng rewiring. Kasama yan eh. Sa babayaran. 1, 2, 3, 4, 5. So, dalawa dito eh. So, 5. 5, 6 rewire. Okay, so 6 rewire. 6 pieces rewiring. Yan, so ganyan siya karami. So this is a gigabyte. Ayan, napansin nyo guys, sobrang dami ng ating inirewire. Kay Northridge Peaks. So, declare na yan. Stop on. Bumili na ng bago. Ayan. So, sana. Wala yung ating mouse. Ay, sala pala ang mouse kong ginahawakan. So, ayan. Ganun siya karami, guys. Kaya, 6 pieces rewiring. This is a gigabyte to GB. Actually, mas mura pa rin siya, guys. Kahit pa may additional price tayo sa mga piyesas ano, migration. Yan. Libre naman yung PSA eh. At least hindi rin mababayad. So, labor ko guys is 1,000. So, additional natin 500. Diba? So, dami nyan guys. Yan. Kaya, kailangan may additional tayo. Mura lang kasi ako maningil eh. Hindi naman mahal yung singil natin sa labor. Sa mga 2GB. Sa iba kasi ang singila nila is 2.5. Sa Gilmore daw, 2.5 daw yung 2GB. Ang singil nila. So, yun yung pricing nila sa Gilmore. Hindi pa kasama PSA dun. May tayo ko, 1,000 lang. So, lakang difference, di ba? Yan, saka yung ating repair, talaga namang hindi magic. Yan. Hindi talaga magic. Ayan. Tapos, labor. So, ito total lang natin ito ng
ng PS, ano na lang to is 1.5. 1,500. So, may presyo na. Hindi pa alam kung nagana. So, check natin kung gagana. Yeah. So, ayan guys. So, kita nyo naman. Pakita natin yung mga Pluxy. Pluxy. Lilinisin natin yan guys. Para pinapakita ko lang sa inyo. Para makita nyo naman na ayan, mag-focus ang ating camera. Focus. Ayo, ayan. Kita nyo? Ayan yung mga plaques. Diba? Plaques. Ayan, plaques. Ang dito, plaques. Tapos mayroon pa tayo dyan. Ano? Siyempre, kasama yan sa additional eh. Sa services natin. So, may additional na agad tayo. Hindi pa natin nalalaman kung gumagana. So, again guys, this is umiinit yung chip. Tinesting natin kanina. So, pag gano'n kasi, malaking possibilities na mag-work siya. Na, bagamat sabihin natin 50-50, pwede mo try natin. Bakit ba hindi? Pero kung ano kasi, tawag dito. Habang nagre-repair kasi, tumatakbo dapat yung isip based on the experience. So, nasaan yung percentage ng success rate? Kung mare-repair ba o hindi? O may pag-asa? So, ito try natin, susubukan. Kasi pag di natin sinubukan, wala tayong income, wala tayong kita. Tsatsaga lang tayo sa diagnosis na 300. Tapos pag donated pa, edi wala pang diagnosis, wala income. Okay? So we need to try. So nakaayos bang ating... Okay. Ating camera sa kabila. Ayos lang natin guys. Ayan. Ang ating benchmark. Ayan. So, try natin. Okay. Okay, ang problem nito ay no display. Keep PC heating. Okay, power on. Okay, pan spinning. Okay, mapansin nyo. So, check natin sa kung may display. Bench. Ayan, umiinit ang chip guys. Nag-overheat na. Yeah, so, may display siya guys, hindi siya nagbi-blink eh. Ayun. Ah, so success. Stress test na lang natin ito guys. So kikleaning na lang, then stress test. Okay? Yeah, so 'yun lang ano. At least happy tayo dahil success sa kabila ng paghihirap natin ng ilang oras. So alas 3 na ngayon guys. So sinestart ko tong i-repair ay I think kalauna. So, it's working for 3 hours. So, more than 2 hours. Okay? So, 1.5 lang libo, di ba? More than 2 hours. So, kailangan natin siyang i-charge ng ganun prices. Okay? So, pa-cleaning lang natin. For cleaning. Yan, para kailangan kasi, hindi basta ni-repair lang, naiwanan yung plaques. Kailangan tatanggalin natin yan. Para... Kasi pag hindi natin siya tinanggal, kakapitan siya ng dust. So, kaya po siya kakapitan ng dust. Nag-i-overheat po yung ating chip. Umiinit po yung ating chip. Ang PCB natin, umiinit. Ang flux po, tumitigas man yan. Pero pag na-applyan niya ng heat, siyempre dahil sa heating ng ating chip, ng board, lalambot yung flux. Kakapit ngayon dun yung maraming dust. Ayan, kaya maposibleng ano. Kasi sa mga nare-repair ko kasi, ganun eh. Marami siya minsang plaques sa limitan. Ay, yun na nagkukus ng ano, ng problematic sa GPU. Nagkakaroon siya ng resistance, guys. Tapos, pag nabasa, ayun yan, nagkukroded na siya. So, ayan. Tapusin lang natin, cleaning lang. Then, update ko kayo later for stress test. Okay? So, ayan. Update lang tayo sa ating ni-repair na video card. So, this is working na. Ayan, napansin nyo, it's already running on stress test. So, let's see on the screen, PC bench. So, ayan, it's already working, if you can see. So, guys, ang ano nito, ang naging problem nyan is no display. So, missing parts. So, missing 27 pieces capacitor. No display, no power. Oh, hindi ba nakikatampan ito? Okay, no display. Pan natin spinning. So, no power. Parang gano'n. Pero may power naman siya kasi may kuryente. Pero, yun yan. Display, no power.
pan natin spinning, okay? So, gigabyte and 52 GB. So, naging problem niya is 20 pieces capacitor, 4 pieces resistor, at saka 6 pieces rewiring. So, may mga na-broken kasi na maraming wires. So, 6 pieces yung naging ano niya. Tapos, naging ganito pa siya kadumi. Sana yun? Eto. Ayan. So, naging ganyan pa itsura niya. Mukha pa siyang junk. Ngayon, ito yung sunod nating repair. So, eto naman ay deadbolt. So, mga deadbolt na ano. Ayan. Makikita nyo. So, ongoing stress test na siya. So, it's run for 20 minutes. So, sabihin ko na lang guys. So, this is a twin run on 20 minutes. So, then, temperature natin is 70 degree lang siya. Then, specs natin, as you can see, this is 2 GB, 128-bit. So, DDR5 Hynix ang ating VRAM. Okay? So, yan ang ating stress test. So, we need to go back on my table. Okay. So, yan. Ongoing stress test. So, yan guys. So, muli. Tapusin na natin yung video repairing nito. Medyo mahaba-haba ito kasi maraming pyesa yung ano. Pero, pinas break na natin doon sa ano. Kasi yung iba ay talagang masyado matagal. Maubos yung ating oras. So, ako hindi kasi ako masyado nag-e-edit. Talagang pinagsasama-sama ko lang yung picture tapos upload na lang para ano. Kasi marami tayong customers na nagpapagawa. Kailangan natin mabilis magtrabaho. So, to technician lang tayo. Kasi mag-video ko na lang dyan. Ayan. So, ayan. Nakataposin ko na yung ating video repairing. So, salamat sa inyong panonood. So, see you on the next video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Okay? Bye-bye!